Gal, and welcome back again to my channel. So for today's video, I'll be showing to you my what's in my bag this 2020, and if you are interested, please keep on watching in 3, 2, 1. So ayun na nga guys, namiss ko kayo, namiss kong gumawa ng vlogs, namiss ko gumawa ng video. Tagal kong nawala, siguro 6 months, more than 6 months akong hindi nakapag-vlog kasi nagtrabaho ako. Pero ngayong 2020, this year is gagawa na tayo ng maraming vlogs, and meron akong guest. Siya na lagi yung nakakasama ko. Siya na lagi yung kasama ko sa vlog. Pero meron din naman akong solo kapag nagme-makeup ako or skincare ako. Pero madalas kasi siya na yung kasama ko. Wala lang siya ngayon. Kaya nakapag-vlog ako ng solo. And gusto ko din kayong i-update kung anong meron sa aking bag. Namiss ko din kasi kayo. Lalo na namiss ko din gumawa ng video. Kaya ayun. Pero next week, siguro kasama ko na siya, gagawa kami ng vlog. And papakilala ko siya sa inyo. So ngayon, ang dami kong intro sa inyo. Sorry, nabubulol na yata ako. Hindi na yata ako sanay gumawa ng video. Pero ang dami kong intro. So ngayon, papakita ko na ang aking what's in my bag. So eto, yan. Kulay red siya. Jelly bag yung tawag nila, or chicken bag. Yung texture niya is para siyang shell. Yung pag nasa dagat ka. Gucci siya na maroon ba to or red. Medyo may pagka-maroon siya. Maliit lang siya, kaya konti lang din yung laman na nilalagay ko dito. Lalo na ako, girly-girly ka. Lalo na ako, girly ako. Kung ano lang yung mga bagay, or kung anong gamit lang yung mailalagay ko dito. Kasi ayoko siyang mabigatan. And ayoko din naman kasi yung maraming daladalang gamit, lalo na kapag mabigatan. So, ang unang ipapakita ko sa inyo, syempre, yung shades. Ito, shades. Meron akong shades na sunnies, pero mas gusto ko kasi to, lalo na magaan lang, hindi siya mabigat sa bag. Lalo na ngayon, summer, kailangan nating mag-shades. Sobrang tirik yung araw, sobrang init. Kahit yatasan tayo magpunta, mainit pa din. Kahit naka-aircon ka na, mainit pa din. Kahit nakaligo ka na, mainit pa din. Kaya kailangan nating mag-shades, lalo na kapag nasa labas tayo. Tapos, meron ako dito, syempre, hindi mawawala ang aking mahiwagang brush. Mahilig kasi akong magsuklay. Mahilig din akong mag-ipit. Lalo na, syempre, ngayon, tulad na sabi ko, mainit summer. Ito yung ginagamit ko lagi, pero minsan, nagsusuklay din ako. Siguro pag nasa bahay ako, suklay lang, pero kapag maalis ako, nagbabrush ako kasi ayoko yung nagsusuklay away ng buko. Alam nyo naman, kapag mahaba yung buko, or matikli yung buko, hanggang folder, ayoko yung nagsusuklay away. Nabili ko to sa Miniso, 120 pesos lang yata. Hindi ko alam kung meron pa hanggang ngayon. Actually, last year pa to. Nakita nyo na dun sa isang vlog ko. So, hindi ito nawawala sa bag ko. Tapos, syempre, kapag nagre-retouch tayo, yan, kapag may init, dadala ako ng baby powder. Ito, siguro yung baby powder, ilang years ko na din nagagamit to. Pero, yung last vlog ko, last year, kulay green naman yung gamit ko dun sa baby powder. Ngayon, is pink. Halos, Johnson's baby powder, natatry ko na lahat. Kasi kahit pawisin ka or pawisan ka, magagamit mo ito kapag malalagay mo sa likod mo, ganyan. At least, di ba, kahit saan ka magpunta, magagamit mo yung Johnson's baby powder. Lalo na ako, hindi ako mahilig mag-makeup. Siguro powder lang ang kailangan para maano, ang tawag, kumbaga yung powder ko, siya yung nagiging makeup ko. Kasi nga, hindi ako mahilig mag-makeup and hindi rin ako marunong mag-makeup. Kilay lip tint lang po ang kaya kong gawin. So, lagi kong ginagamit Johnson's baby powder. Excuse me. Tapos, ang aking perfume, ayan, Aficionado S 35. Dalawa kami gumagamit, yung mama ko, gamit niya din itong pabango ko. Actually, nasa bahay lang din naman kasi ako, hindi naman kasi ako
maalis. Minsan lang pag maalis ako. And hindi ko din siya laging dinadala. Minsan lang din. Kasi nga, ginagamit ng mama ko. Gustong-gusto niya yung amoy kasi umaga pa lang maalis na siya. Tapos gabi siya uwi kasabay ng papa ko. Hanggang hapon daw, meron siyang amoy. Kahit labhan mo pa daw yung damit mo, mangangamoy pa rin siya. So, nakalahati na wala na siyang laman kung nakikita niyo. Konting-konti na lang. So, ako, papalitan ko na siguro kapag nauubos. Siyempre, gusto ko itry muna lahat ng mga pabango. And mahilig din kasi ako sa pabango kahit maligo ka sa pabango, pwede-pwede. Tapos, ngayong summer, siyempre, hindi mawawala ang ating moisturizer or mist sa ating bag. So, ako, yan, nag-Lux Organics ako. Skin Mattifying Mist, kulay green. Meron akong pink neto, rose ata yun. Pero yung blue, hindi ko pa siya nagagamit. Pero gusto ko rin itry yung bagong labas ni Miss Ann Clutes na Beauty Mist sa Watsons. Kasi hindi pa ako nakapunta ng Watsons. Siguro kapag nakabili, bibili na lang akong skincare ko. Doon ako bibili ng Beauty Mist ni Miss Ann Clutes. Gusto ko talaga siyang matry kasi ang daming nagre-review na maganda siya, ganyan. Nakapag-giveaway na nga din si Miss Hannah Kai. Kaya gusto ko din siyang itry kung ano yung magiging effect niya sa akin, lalo na ako dry skin ako minsan. May times kasi na dry skin yung balat ko sa face. May times kasi na oily ako. Siguro yung pagiging dry ko sa face ko, minsan kasi hindi ako nakakapag moisturizer, hindi ako nakakapag skincare, kaya ganun. Pero pag, mas maganda kasi kapag oily skin ka kaysa sa dry skin. Tapos, meron din akong wipes dito. Siyempre, kailangan din tong wipes na to. Lalo na kung mainit or kailangan hindi ka makapagbukas ng kamay, marumi yung nahawakan mo, makakapag-wipes ka. Yan, makakapagtanggal ka ng makeup. Lalo na ako, hindi ako mahilig mag-makeup. Siguro kapag nag-makeup ako, hindi ganitong makeup. Yung talagang makeup na yung pang dibu, ganyan. Ayoko kasi nag-makeup ako. Pang simple lang talaga yung makeup na ginagawa ko. Hindi ako marunong mag-makeup. And kaya kung napapansin nyo, hindi ako masyadong gumagawa ng makeup tutorial kasi hindi ako marunong mag-makeup. Nagtatanggal din ako kagad ng makeup gamit yung wipes kasi nagkaka-pimple ako. Masyadong sensitive yung skin ko. Kaya minsan, yung ginagamit kong skincare, yun lang. Hindi na ako nagpapalit pa ng iba. Kasi, gusto ko munang matry kung, tawag dito, kung hiyang ko ba siya or hindi. Kasi kapag hindi ko siya hiyang, titigilan ko na siya. Mas, parang hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung pang skincare ko talaga na effective siya sa akin. Tapos, ngayon, excuse, umubo na ako. Hindi na ata ako sanay magsalita. And, syempre, hindi mawawala ang aking mirror, lalo na kapag magre-retouch ka. Kapag walang salamin sa pupuntahan mo, at least may mirror ka, ready ka. And, medyo madumi pa. May mga fingerprints pa. Hindi ko siya napupunasan. Pero, bigay lang din sa akin ko nung Christmas party, nung sa trabaho. May kasama tong perfume. Tapos, syempre, last, yung wallet ko. Ayoko yung mahabang wallet. Ayoko yung malaki yung wallet ko kasi maliit lang din yung bag ko. Ayoko naman sa space. Diba? Eto lang kasi yung bag ko. So, maliit lang din. Kaya, sakto lang yung mga pinakita ko sa inyo na naman. Sakto-sakto lang siya sa bag ko. Kaya, maliit lang din yung wallet ko. So, ayun lang yung aking what's in my bag. Sobrang simple lang. Kasi, ayoko din naman yung masyadong mabigat. Gusto ko yung sakto lang. Pero itong bag na to, meron siyang tawag dito, pwede siyang pang sling bag. Ito yung strap niya. So, maroon din siya. Pero hindi ko siya nilagay. Mas gusto ko yung ganitong shoulder bag na lang. Para mag-pong social. Gusto ko kasi handle lang. Maganda siya. Kahit sa ang party ka pumunta, pwede. So, ayun lang. Namiss kong mag-vlog. Namiss kong gumawa ng video. Siguro, ang tagal din bago ako nakabalik. Pero, asahan nyo na
this year, makakapag-vlog na tayo. Siguro every week nag-upload kami ng vlog. Makikita nyo na po yung kasama ko. Sa ngayon kasi wala siya. So ako lang, eh wala akong magawa. Kaya gumawa na lang ako ng video. So ayun na nga, hindi ko napapahabain pa ang aking vlog. So I hope you like and enjoy this video and please click the bell button to be notified when I upload and don't forget to like, comment, and subscribe.